Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para ipaggawa na naman kayo ng isang masarap na merienda. Marami po kasing nagre-request nito kasi po may ginawa na po ako na peace ball. Ngayon, marami pong nagre-request na gumawa naman ako ng kikiam, yung po bang street food, tusok-tusok lang po sa kanto. Pero, kung bago kayo sa aking channel, huwag lang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga video. Ngayon, narito po ang ating mga kakailanganing sangkap. Sa paggawa po ng kikiam street food, kakailanganin po natin ang squid. Ito po ay 200 grams na squid at 150 grams na hipon. Ngayon, kung gusto nyo po ng isda, pwede din po naman. Gagamit po ako ng kalahating kilong harina. Siyempre po, ang water. Half cup na oil, vegetable oil. 1 tablespoon na soy sauce. 1.5 tablespoon sugar, brown sugar, 2 tablespoon baking powder, at ito po yung ating cube shrimp po ito, para po panimpla dalawa, 2 teaspoon pamintang pino, 1 tablespoon asin, 3 pirasong sibuyas, yung pong medyo malaki, at 1 pusong bawang. Okay, ngayon po, umpisahan na po natin yung paggawa ng masarap na homemade Pinoy kikiam. Ngayon, umpisahan na po natin ang pagbe-blender. Okay, pero kung meron po kayong food processor, mas madali po kasi mas pinong-pino. Pero kung wala naman po, okay na din po ang blender. Ayan, uunahin po nating pinuhin tong ating hipon at pusit. Okay, dahan-dahan na po. Ayan, pino na po siya. Ayan, ang ganda. Ngayon po, lalagay naman po natin tong ating sibuyas. Sibuyas, sabay na din po natin yung bawang. Ayan, isama na din po natin tong ating sugar. Okay, blender po ulit. Medyo po maliit itong ating food processor. Ngayon, heto na po. Tapos na po nating i-blender itong pusit, hipon, sibuyas, bawang at yung iba pang panimpla. Ngayon po, umpisahan na po natin yung paggawa ng dough. Okay, ito po yung ating cubes. Itong shrimp cubes. Tutunawin lang po natin to sa ating tubig na mainit. Ayan. Ayan, tunaw na po itong ating cubes, stream cubes. Ayan, heto na po yung ating kalahating kilong harina. Bigay po natin ng oil, half cup. Ayan, medyo lang po ating haluin.
itong 2 tablespoon na 1 and a half 2 tablespoon. Okay, pamintang pino. Salt. At itong ating soy sauce. Ayan, saka itong ating binlender. Naku, napakasarap po talagang kikiyang nito. Ayan, ngayon po atin lang pong i-mix. Napakabango po. Amoy na amoy yung bawang, yung squid. Ayan. Mamaya lang po ikakamayin ko to, ha. Malinis po yung aking kamay. Ngayon po, yung pong paglalagay ng tubig, konti-konti lang po. Kasi po baka po sumobra lumambot yung ating kikiam. Ayan, kamayin na po natin. Ayan, i-mix lang po natin to o imamasa natin mabuti hanggang sa ma-form po siya na parang dough. Konting-konti lang po yung nilagay kong tubig. O, tingnan nyo, talagang pwede na po kasi yung pong mga binlender natin na liquid rin po yun, saka may oil. Ayan. Kaya importante po talaga sa pagbubuhos ng tubig konti lang po muna at wala naman pong masama na magdagdag kesa naman po sumobra. Ayan, masahin lang po natin hanggang sa hindi na dumikit sa ating kamay. Okay, ngayon po, syempre po, pagka po ganyan pa yung ano niya, malagkit pa, magdadagdag lang po tayo ng pakonti-konting harina hanggang sa hindi na po siya manikit para lang pong nagmamasa tayo ng tinapay. Ayan, ganyan lang po. Ayan. Natural lang po naman talaga yung naninikit sa ating kamay. Kaya, ang solusyon lang po doon ay harina lang po. Pakonti-konti po hanggang sa hindi na po manikit yung ating ginagawang itong ating dough. Ayan, ganyan lang po. Ayan, tuloy-tuloy lang po yung pagmamasa ng ating kikiam at magbabalik po ako pag okay na po siya. Okay, pagka po ganito, ayan nakita nyo po, hindi na humahawa, dagdag lang po kayo ng dagdag ng harina hanggang sa maging dough na po siya. O nakita nyo, hindi na po humahawa. Ngayon po, ire-rest lang po natin to sa ating freezer ng 15 minutes at ready to prito na po tayo. Hindi po ito titigas. Okay, heto na po yung ating inires na dough ng kikiam. Okay, magkokorte na po tayo. Ayan, kung naninikit po, maglagay lang po tayo ng oil, konti sa kamay. Ayan, siyempre po, alam nyo naman po yung korte ng kikiam, di po ba, ganyan. Huwag po muna nating lalakihan kasi po, aalsa po yan. Ayan, ganyan lang po. Habang nagkokorte po ako, nagpapainit na po ako ng mantika.
Ayan, heto na po yung nagawa naming kikiam. Napakarami po, kaya nagkorte lang po kami ng aming mimeriendahin. Okay, prito na po tayo. Ayan, ganyan lang po. Kailangan po ay mainit yung mantika. Ayan. Ayan, tingnan niyo po, napakaganda. Pagka po syempre po, mainit na mainit yung mantika natin. Ngayon, pagka po nakalagay na sila, lalagay po natin sa medium heat yun pong ating apoy. O, nakita niyo, o. Talagang, ano, kikiam street food po talaga ang dating. Napakaganda. O, ayan, okay na po ito. Pag po ganitong golden brown na, luto na po talaga. Ayan. Tingnan nyo naman po, kamahal-mahal niyan pagka kayo bibili sa tusok-tusok dyan na sa mga dumadaan. Iyan, gumawa kayo. O, dami-dami. O, diba? Pag inahin nyo yan sa inyong mga anak, sasabihin bang homemade yan? Parang original na original? Okay. Tapusin lang po natin tong ating pagpiprito at kikima na po tayo. Okay, ngayon po, heto na po yung ating napritong kikiam. Napakadami pa pong natira. Baka kagawa pa po tayo ng tatlong dobling ganito. O, paano po? Kikima na po tayo. O, paano po? Titikman na po natin to. Sinawsaw ko na po sa ginawa kong sauce. Kung gusto nyo pong makita kung paano to gawin, mayroon na po nito sa akin sa YouTube channel ko. Pakibisit at makikita nyo ang masarap na sauce. Okay. Talaga pong masarap. Talaga pong napakasarap. Wala pong pinagkaiba sa kikiam sa kanto na ating binibili. O, paano po? Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-likes and don't forget to share and subscribe. Okay, gawin nyo na't napakadali lang po naman. Babus!